Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa inyo, mga kapatid, at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalang sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangisiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob, ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ay ang Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkaktipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira, at nangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa mga pinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya,
Kung tinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na po kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na tamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay masaya't mag-awitan. Sa papuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Morning, Father. Mga kapatid, kahapon po ay ginunita natin, pinagdiwang natin ang araw ng mga nanay. Belated Happy Mother's Day po sa inyo. Yun nga lang, may nakita akong isang komento, hay nako, sana hindi lang ngayon nila kami naaalala. No, mga nanay,
Na parang kahapon ayaw nyo nang matapos. Kasi ang bait-bait ng anak ninyo. Hindi kayo sinisigawan kahapon. Ang bait-bait ng asawa mo sa'yo. Kaya siguro yung mga nanay ang dasal sana araw-araw Mother's Day. Para hindi sila buwisit. At para hindi sila makulit. Pero alam ninyo mga kapatid, siguro nga tayo kapag birthday ng isang tao, anniversary nila, sila ay nanalo, sila ay may magandang nagawa. Sana hindi lang one day ang ating kabutihan sa kanila. Sana hindi lang one day ang ating pagpapahalaga sa kanila. Kaya alam po ninyo, itong linggong ito, napakahalaga para sa Panginoon. Sapagkat itong linggong ito ay maririnig natin sa mga pagbasa natin ang mga huling habilin, ang mga huling gagawin ni Kristo para sa kanyang mga alagad bago siya bumalik sa Ama sa Linggo, Ascension Sunday. Ang pag-akyat ni Kristo sa langit. Kaya sa paanong paraan niya nais iwan ng kanyang mga alagad sa mga paalalang ito, sa mga magagandang habilin niya para sa kanya. Kaya nga po, ang Mother's Day, one day lang. Pero ang Mother's Life, every day. Hindi natatapos. Yung pagpapaalala ng magulang, hindi natatapos. Araw-araw niyang ginagawa yan. Sapagkat yun ang nais niya. Pero huwag nating kalilimutan ang isang magandang bilin lagi ng ating mga magulang. Ang isang magandang paalala sa atin ng ating mga magulang kagaya ng paalala ni Kristo sa kanyang mga alagad. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Mapapagod kayo. Masasaktan kayo. Mahihirapan kayo. Aminin ninyo. Tanggapin ninyo. Pero huwag kayong magpapatalo. Kaya nga ang sabi ni Kristo, huwag kayong mag-alala. Darating ang Espiritu Santo. At siya ay lagi ninyong makakasama. Hindi kayo maiiwang nangungulila. Hindi kayo maiiwang mag-iisa. Kaya yung mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay na nawala na sa atin, mananatili sila sa puso at isip natin kung gagawin natin ang magaganda nilang halimbawa, tinuro at binigay sa atin. Ngayong araw na ito, kapistahan ni San Isidro Labrador, dito sa Pilipinas, siya po ay mahalagang santo. Siya ang patron ng mga magsasaka. Sa ang patron ng mga taong nagsasakripisyo, nagtatrabaho araw-araw para may makain tayo. At kahit sa isang simpleng tao lamang, ordinaryong tao lamang, hindi niya ipinagkait ang maganda at mabuti niyang magagawa para sa iba. Para sa mga magsasaka, hindi nila alam kung bukas, aaraw, babagyo, magiging maganda ang ani. Basta ang mahalaga sa kanila, ang maliwanag sa kanila, gusto nilang makatulong sa iba. God will provide. Kaya nga sa unang pagbasa, si Lydia, isa po siyang negosyante, isang taong may kaya, pero yung kanyang kayamanang binigay ng Diyos, yung kanya pong salaping binigay ng Diyos, ang kabuhayang binigay ng Diyos sa kanya, hindi na ginamit lamang para sa sarili niya. Hindi lang niya pinaganda ang sarili niya. Hindi lang yung katawang maganda ang inatupag niya. Hindi lang yung magmukha siyang mayaman sa iba. Hindi lang yung magmukha siyang maganda sa iba. Ayaw niyang ang panlabas lamang ang gustuhin ng ibang tao sa kanya, higit sa lahat. Ang mabuting kalooban niya. Na para kay Lydia, baliwala ang kayamanan, ang ganda ng panlabas, kung ang panloob naman ay madamot, ay pangit.
Kaya nga mga kapatid, sana huwag natin sayangin ang anumang kayamanan, kagandahan, ang anumang kapangyarihang ibinibigay ng Diyos sa atin. Anything that God will provide to you ay dapat nating gamitin sa paglilingkod pa rin. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, huwag natin sayangin ang anumang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, lalong-lalo na ang buhay na meron pa tayo. Nabubuhay ka hindi lang para sa sarili mo. Nabubuhay ka dahil may misyon pa ang Panginoon sa'yo at para sa'yo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mo maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ama, loobin mo maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng mga biktima ng iba't ibang kalamidad, sakuna, lalo na ang mga biktima ng sunog, ang mga nawalan ng bahay, mahal sa buhay, ang mga kapatid nating bilanggo at katutubo, ang walang makain at maayos na tirahan araw-araw. Ama naming maawain, pagkalooban na po kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo.
niyong tanggapin ang unting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpapalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay sa nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol, San Isidro Labrador, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sipayo at huwag susuko.
nagsasanggalang kailanpaman. Kailanpaman di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailanpaman huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Mga paalala po sa mga nagsisimba, inaalalahan lang po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat po namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng pasasalamat ng simbahan ng Quiapo sa inyong pagsisimba ay ang aming taus-puso pa ring pasasalamat sa patuloy ninyong pagbibigay ng tulong donasyon, hindi lamang po itong mga hinuhulog kapag misa, yung mga nagpapadala po sa inyo, ang mga nasa ibang bansa nating mga kadiboto, kayo po ang binibigay ninyong mga tulong pinansyal sa ating opisina at ang mga material na bagay tulad ng bigas, dilata, noodles, kape at tubig. Kagaya po kahapon, doon po sa mga kapatid nating nasunugan sa May Oroqueta, ang simbahan ng Quiapo po ay nagpaabot na rin ng paunang tulong, pakain at maghahanda pa rin tayo ng tulong para sa kanila. Yung mga binibigay po ninyo ay napakalaking tulong po sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan din. Nagagawa nyo pa rin mag-isip at gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ng pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati